tayo po ay makikipaglaban para kamtin ang pambansang minimum na sahod sapagkat hindi na makatarungan, hindi na makatwiran ang umiiral na pagkakaiba-iba ng ating sahod, lalong-lalo na sa harap ng walang patumanggang pagtaas na presyo ng langis at produktong petrolyo. Inihiling namin na dapat tumaas ang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa, 750 pesos kada araw. Dapat ipagbawal ang lahat ng forma ng contractualization. Dapat lahat ng mga manggagawa na ka-employ ngayon ay regular sa trabaho. Dapat igalang ang karapatan sa pag-uunyon. Itigil ang red tagging, buwagin ang NTFL Cup. First time din na endorse ng KMU ng Pangulo at ikalawang Pangulo sa katauhan ni Leni at ni Kiko. Bakit silang dalawa? Dahil sila po ay pumupunta sa hanay ng mga mahihirap, mga manggagawa, mga ingisda. Nakikinig sila at sinasalubong nila yung matagal ng karaingan ng mga manggagawa. Subalit, kahit sila ang manalo, importante na palakasin ang mga manggagawa ang kanyang organisasyon, tuloy-tuloy na magtayo ng union para ipush si Leni na tuparin ang kanyang mga pangako sa mga manggagawa kung sakaling siya ang mahalal na Pangulo. At siyempre, nakahanda rin naman kami na kung sakasakali dadating ang panahon, tatalikuran niya ang mga manggagawa ay tuloy-tuloy na makikipaglaban para sa interes ng sahod, trabaho at karapatan.